Hello guys, this is Mark Marcelo from Filipino Tech Addict, and this is a video review of the Star Mobile App Snap. So this is a camera-centric smartphone with an 8 megapixel ultra-pixel camera na nakita natin sa isang international brand na ng phone. Pero they increased it to 8 megapixels and it produces really good pictures. So, before anything else, specs rundown muna tayo. So, it has a 1.2 gigahertz quad-core Broadcom processor. It's a BCM23550M processor with video core 4 graphics. And it has 1GB of RAM, 8GB of internal storage, expandable up to 32GB via microSD. By the way, the back cover is removable, pero hindi yung battery. So, let's take it off para makita nyo yung likod. So, as you can see, removable yung likod, pero the battery is not removable. So it has a 2,900 milliampere battery. Nakikita ba? Kasi nakikita. So it has a 2,900 milliampere battery. Tapos meron siyang micro SD expansion up to 32GB. Tapos dual SIM, it's one micro SIM and one regular SIM. So that's it. And we have a 5-inch IPS LCD display with FWVGA resolution. So this is 854 by 480 pixels. So it has a quite low resolution, pero okay naman. So meron siyang 5 megapixel front facing camera and 8 megapixel ultra pixel camera at the back. HSPA, Wi-Fi, Bluetooth, meron siyang USB OTG. Tapos it's running Android 4.4 KitKat. So design-wise, it has a very big chassis. As you can see, medyo may kapal dito sa baba at may kapal dito sa taas. So, hindi lang yun. Medyo thick din siya. This is because of the battery rin. So, may ano rin siya, may konting may kapal itong sides niya. So para to compare it, we have the Star Mobile Star Mobile Night X. So pagtatabihin mo sila, kung mapapansin nyo, mas manipis ang Star Mobile Night X, mas compact siya rather than yung App Snap. So may kapal talaga siya at may konting bigat din siya. Ngayon, pero at the same time, masarap pa rin siya hawakan, lalo na tong matte finish na to. Masarap siyang hawakan, pero may konting dulas lang sa kamay, so ingat lang. Pero may case naman siyang kasama, so may free case na kasama na to sa box, at meron na ring screen protector na kasama sa na installed na sa screen. So may screen protector na siya at may kasamang case. So you don't need to buy sa any case kasi meron siyang kasama. Anyway, sa display naman, meron siyang the display is very decent. Kahit na sabihin natin mababa ang resolution, FWVGA lang, hindi mo ma-feel na FWVGA lang yung screen. Very colorful, very bright, very vivid.
As you can see, if I tilt it, kahit it, maganda naman ang ano niya, ang yun nga lang, pag medyo natitilt, medyo nag-iiba yung shade. Pero other than that, it's a good display. When it comes to performance, kasi this is ano naman eh, this is a Broadcom processor. So hindi siya gumamit ng MediaTek or hindi siya Qualcomm. Performance, hindi siya gaanong paano ko ba sabihin? Hindi siya yung 100% smooth. So may konti siyang lag and stutter lalo na pag nag-o-open ng apps. Napansin ko 'yon na may konting lag, pero hindi naman siya bothersome. And yung mga app freezes naman niya, it's not really that demanding naman or hindi naman ganoon katagal. Pero it can play Dead Trigger. It cannot play Dead Trigger, hindi siya ma-download. Pero naka-download ako ng Asphalt 8 at naka-download ako ng Clash of Clans. So may Clash of, it can run Clash of Clans here. See, may Clash of Clans. Nakaka-run siya ng Clash of Clans. And nakaka-run din siya ng Asphalt 8. Pero may bagal sa load. Sandali. Connect natin muna sa Wi-Fi. Okay, check lang natin yung gaming performance. By the way, nga pala, yung AnTuTu benchmark score nandun sa, ano yun, naka-post na sa filipinotechaddict.com. Pwede nyo i-check. May written review na siya. So, ito na yung Asphalt 8. As you can see, may konting bagal lang sa pag-load. So, pasensya na. Full volume natin para mas marinig natin. Teka lang. May ad pa. Wait lang. Naglo-load ng ad eh. Do an actual game. Pasensya na, maingay lang sa labas ng kwarto ko. So, I'm filming this inside my room. So, maingay ang aso, maingay ang telepono, maingay sa bahay. Pasensya na. So, anyway. Still loading. Yan ang hirap natin pag 1 gig lang ang RAM. So, mas mabilis siya mag-load kung bigger RAM. 1 gig RAM lang kasi to.
Bang. Wait. So, anyway. Okay naman siya sa gaming. So, ayan, tulad niya, no? So, after maglaro, may konting freeze. May konting stutter. So, yun. So, clear mo lang. Anyway, AnTuTu benchmark scores at saka yung iba pang screenshots about yung speed test, yung AnTuTu benchmark score, at yung ibang camera, yung mga camera shots ko, mga sample shots ko, nasa philippinotechaddict.com siya. Anyway, camera, really good, above average, and I must say na it's better than any other camera on this price range. So, okay na okay siya. So anyway, pagdating naman sa battery, dahil 2,900 mAh battery siya, tas low power naman yung processor. So, mas long lasting yung battery niya. Umaabot siya normally, with our heavy usage, umaabot siya ng until mga 12 hours. That is yung meron kaming intense, kumbaga may intense usage kami, like, nag-YouTube kami, nag-i1TV kami, tapos naglaro kami ng matagal, umabot pa rin ng 12 hours. Ganun siya katagal. So, battery life, really good. Tapos, connection, calls are clear, HSPA, Wi-Fi, Bluetooth are okay. So, I think na it is one of the best camera phones and that Star Mobile can offer sa price range. Another one is battery, long-lasting battery. The performance can be, yung performance niya can be improved. Sana MediaTek na lang ang nilagay nila. Pero if you want it to be as fluid as possible, download na lang kayo ng Clean Master for this one. Anyway, so this is Mark Marcelo from Filipino Tech Addict. Check nyo yung aking written review. And then nandun kasi yung camera photos and yung mga screenshots ng benchmark scores, speed tests. So you'll be the judge. Thank you for watching.